naman sa mga bagong mga regulasyon patungkol sa quarantine classification, pagbubukas ho ng mga negosyo, mga alituntunin na kailangan nating sundan, mga enforcement, mga rules to keep us safe. Ito po si Attorney Clarence Santos ng Taguig Safe City. Attorney Clang. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong Linggo, talakayin natin ang datos sa pagpapatupad ng health and safety protocols ng ating mga law enforcement units. Magbigay din po kami ng ilang paalala para sa ating mga bakunadong Tagigenyo at ilan sa mga establishmento na maaaring ninyong puntahan. Sa ating pagpapatupad ng health and safety protocols mula 1 hanggang 7 na Oktubre, ang mga nasaway at nahuli ng mga violators ng ating PNP, Tapang Malasakit Disiplina Team, at ibang mga law enforcement units ay umabot po sa 1,322 total apprehensions, kung saan 40 rito ay mula sa mga natanggap nating reports at complaints sa Safe City Hotline, 113 ang naisuan ng violation tickets at 1,322 ang binigyan natin ng warning. Ayon po sa ating datos, ang top 5 common violations po ngayong Linggo ay mga sumusunod. Ito naman po ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Tulad din ng nakarang Linggo, napansin namin sa ating datos na mataas ang tala ng mga violator na una, mga individual na hindi po dapat nasa labas ng bahay o mga unauthorized persons outside of residence. At pangalawa, mga pribado at pampublikong sasakyan na nagsasakay ng higit sa pinapayagang kapasidad. May mga nahuli din po tayong mga establishmento tulad ng mga resort at ilang mga entertainment venues tulad ng bar at bidjoke na hindi pa po pinapayagang magbukas sa ngayon dahil sa pandemya. Naiintindihan po namin ang pangangailangan ng magnegosyo at magtrabaho at nais din po namin kayong tulungan. Ngunit sa ngayon po, para po sa kaligtasan ng lahat at pagpigil sa pagkalat ng sakit ng COVID-19, ay sumunod po muna tayo sa mga patakaran ng IATF. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan kung may mga katanungan po kayo kung paano maaaring makapagnegosyo ng ligtas sa panahon ngayon. Tumako naman po tayo sa ilang mga paalala para sa lahat ng ating mga fully vaccinated habang nasa GCQ Alert Level 4 po ang buong Kamaynilaan. Una po, ang lahat po ng fully vaccinated o kumpletong bakuna, kasama mga vaccinated seniors at ibang mga vaccinated vulnerable individuals, ay maaari na pong kumain sa kanilang mga paboritong fast food, restaurant, coffee shop at iba pang mga kainan. Sumunod lamang po sa mga pinatutupad na minimum public health standards, katulad ng maaaring magtanggal ng mask habang nakaupo at kumakain o umiinom. Pero oras na tumayo po tayo, ay isuot ulit ang face mask. I-maintain pa rin po ang ligtas na distansya sa isa't isa. Iwasan din po muna ang pagkakwentuhan ng magkakatabi ng walang mask, lalong-lalo na kung hindi po kayo magkakasama sa isang tahanan. Kung may balak naman po kayo magpagupit, magpaayos sa salon o magpa-manicure o pedicure, maaari na rin pong bumisita sa mga barbershop, salon at nail spa. Tandaan lamang po na ang mga serbisyo pinapayagan lamang sa ngayon ay yung mga hindi kinakailangan magtanggal ng face mask. Kailangan din po naka-face mask ang barbero, manicurista o sino mang service staff na nag-a-attend sa inyo. Pakipaalala na lamang po kung sila sakali po ay nakalimot. Kung hindi po kasama dito mga cosmetics at derma clinics, at iba pang mga aesthetic services, sa ngayon po ay medical emergency cases lamang po ang maaari nilang i-entertain. Sa mga nagsisimba, sasamba, magdarasal, o aten ng kasal, binyag o burol, pinapayagan po ang lahat ng ito ngayon. Ngunit limitado pa rin po ang mga dami ng tao maaaring dumalo. Kailangan lamang po magsuot ng face mask at dumistansya ng ligtas sa isa't isa. Ang mga reception nga lang po ay hindi pa rin pinapayagan. Kahit na sa bahay lamang ito ginagawa. Ingat po tayo. At para naman po sa mga nais mag-ehersisyo, pwede kayong mag-jogging, walking o biking sa inyong barangay o village. O kaya ay magtungo sa mga gym at iba pang mga fitness studios para sa mga individual workouts. Huwag lang pong kakalimutan magsuot ng face mask at dumistansya sa isa't isa habang nag-ehersisyo. Baalala din po na sa ngayon, ang mga group exercise tulad ng Zumba at aerobics, pati rin po mga contact sports tulad ng basketball, football at volleyball ay hindi pa rin po pinapayagan. Sa mga kababayan po natin na bakunado na at may balak bumisita sa mga establishmentong nabanggit kanina, magkakalimutan na dalhin ang inyong vaccination card at ipakita po ito bago pumasok. Mag-fill up din po sa mga contact tracing form. Makakatulong po ito sa amin para hanapin ang may sakit. Mga kapwa Tagigenyo, magtulungan po tayo na mapanatiling ligtas ang lahat. Sa konti pang pagpupursige, kaya nating tuloy ang pababain ang numero ng mga may sakit na COVID sa Taguig. Magpabakuna, magsuot ng mask, maghugas lagi ng kamay.
tumistansya ng ligtas at umiwas muna sa mga taong lugar at pagtitipon para sa kaligtasan ng ating siyudad, ng ating mga sarili, at higit sa lahat para sa ating mga minamahal. Mula po sa Safe City Task Force, ingat po kayo at maraming salamat.